your YouTube channel. I'm Mami Sasa of Tapam. And for today's video, isishare ko sa inyo mga moms how to wash and steam newborn baby clothes. So if you want to know more, please keep on watching. Welcome back mga moms. So ngayon, ang una nating gagawin is maglalaba tayo ng mga damit ni baby. So unahin ko yung mga puting damit niya, yung mga baru-baruan. And then, mga gagamitin kong mga panglaba is from Tiny Buds. Ito, natural laundry powder. So nakalagay dyan is extra sensitive. And then ito yung baby fabric softener. And then yung newborn laundry wash. Ayan. So itong tatlo na to yung gagamitin ko para labahan yung mga puting damit ni baby. Ang una kong gagawin mga mom, siya ibababad ko muna itong mga puting damit ni baby. And then, gagamit tayo ng natural newborn laundry wash. So, una akong gagamitin itong liquid na pambabad. So, first step, maglalagay muna tayo ng water para i-dilute yung liquid na laundry wash. So, habang naglalagay ako ng water, buksan ko nga muna to para amuyin. Ang bango! Ang sarap sa ilong! Mild lang yung amoy niya, pero ang bango niya, mga mams. Baby na baby. Ayan. So, delete na natin ito. Lalagay ko na. So, pwede naman tansya-tansyahin nyo na lang. Or kung meron naman kayong parang pang-scoop para ilagay yung ano, itong liquid, pwede naman din. Ayan. So, ilalagay na natin. Actually, mga moms, marami pa talagang white na damit si baby. Pero, since na hindi kasi dito sa maliit na palanggana ko, ito muna yung uunahin ko. Then, mag-next batch na lang ako. Ayan, so, dinaragdag ako na lang yung water. So, mga moms, nalagay ko na yung mga damit ni baby dito sa basin. So, ibababad ko lang siya ng 5 to 10 minutes. So, ganun lang kabilis dahil wala naman siyang mga mancha or dumi. Kasi, di ba, mga bagong damit lang naman din to. So, ganun lang kabilis ko siya ibababad. Then, after nun, babalik ako kayo. Ayan mga moms, nakababad na to ng mga 5 to 10 minutes. So, ang gagawin natin, tatanggalin na natin siya sa pagkababad. Ayan. So, kukusit-kusitin ko na muna na rin siya. Ayan, para hindi naman sayang yung bula or yung sabon. Ayan, lalagay ko ito siya. So, next na gagawin ko naman ngayon mga moms, ay lalaban ko naman siya gamit ang natural laundry powder. So, bubuksan ko na lang siya ngayon. So, ang binili ko mga moms, yes, yung 100 fragrance free, yung extra sensitive. So, may another variant pa to eh. So, ito yung napili ko kasi para sa akin, ano eh, hindi ko alam kasi kung sensitive yung balat ni baby. So, talaga para lang sure yung extra sensitive. Maglagay lang tayo ng water. Maglagay tayo ng powder. So, napansin ko walang kasamang scooper yung ganito. Siguro dun lang yun sa mga nakakapon. So, tsahin ko na lang.
Yun. Ayan, i-delete ko lang din siya mga moms. Then ilalagay ko na yung mga damit. Ang ganda niya mga moms, oh, kasi sobrang bulan-bula talaga yung powder. Ayan, so gagawin natin ngayon, kukusatin lang natin yung mga damit. So, para sa akin, maganda rin na hinahanwas yung mga damit ni baby. Tsaka madali lang naman yun kasi maliit lang. Okay. Alam niyo mga moms, napakamahalaga na bago ipasuot natin yung mga bagong damit ni baby, laban muna natin. Kasi, pag tinatahiyan, hindi naman natin alam kung paano ni... Pero ako, meron din naman ako talagang lalaban sa washing machine. Yun yung mga ano, yung mga towels, yung mga ano, blankets, yung malalaki na talaga. Yun. Lalaban din sa washing machine. Pero itong mga damit ni baby, since na maliliit lang naman, then wala naman talagang kahit na anong mga mancha-mancha yan. Yan, pwede natin i-hand wash yan. Para super. Ngayon naman mga moms, tapos ko na siyang kusutin. Ang gagawin ko naman ngayon ay babanlawan ko na yung mga damit ni baby. Ayan mga moms, natapos ko nang banlawan yung mga damit ni baby. So, kung maririnig nyo, sobrang lakas ng ulan sa labas. Kaya naman, sa tingin ko, hindi ko mapapakita sa inyo na may sasampay ko to today. Pero, syempre, dahil nasimulan na natin ang ating paglalaba, tatapusin natin to. So, ang last step na gagawin ko mga moms is maglalagay tayo ng baby fabric softener. Ayan. Para mas lalong bumango yung mga damit ni baby. Lalagay tayo ng water para i-dilute natin yung fabric softener. Ayan, habang naglalagay tayo ng water, amuyin natin itong baby fabric softener. Bango din. Para siyang ano, para siyang apple. Ganon, ganon yung amoy niya, mabango. So, lalagay ko ng mga moms. So, tansya-tansya lang. Ayan. Tingin ko okay na yan. So, ayan. Ikalat lang natin yung fabric softener. Then, ilagay na natin yung mga damit. So, gagawin nyo ito mga moms sa huling banlaw ng damit ko baby. Ang maganda dito mga moms, hindi nyo na siya kailangan i-rinse. So, after nito, sampay na. Ayan mga moms, wala nang ulan. So, naisampay ko na lahat ng mga damit ni baby. So, after nyan matuyo, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko i-steam yung mga baby clothes. Ayan mga moms, natapos ko na labahan at pagtuyuin yung mga damit ni baby. So, ang next step na gagawin ko ngayon ay i-steam ko na yung mga damit niya. Gamit ang aking fabric steamer. So, kung matatandaan nyo, merong mga ilang matatanda or mga lola, nanay na mas gusto nila na paplansyahin muna yung mga bagong damit ng baby. Lalo na kapag bago. So, kasi kami dito sa bahay, wala kaming plansya at hindi talaga ako ganun kagaling magplansya. So, ang meron ako dito ay steamer kasi mas madali talaga siyang gamitin. So, yun yung gagawin ko today at ipapakita ko sa inyo. Pero bago yan, this video is not sponsored by Tiny Buds. Pero gusto ko lang sabihin talaga na napakabango pala ng fabric detergent nila and softener yan. Kasi, di ba nga, nung nilalabahan ko yung mga damit ni baby, umuulan nun. So, hindi ko siya agad na isampay, kinabukasan pa. So, iniwan ko muna yan sa washing machine.
At nagulat ako kasi sobrang bango. Hindi siya nag-amoy kulob. At hindi talaga nawala yung bango ng damit. Kasi usually yung mga ginagamit kong mga panlaba, kapag hindi ko siya agad sinasampay, nag-aamoy kulob siya. So, alam ko na maraming mga mommies na mga gumagamit din ng tiny buds. Kasi ako first time ko eh, na na-experience yan. Kung na-experience nyo yung mga moms, i-comment nyo yan. At ikwento nyo yung experience nyo kung gaano kayo napabilib ng tiny buds. So, yun nga. Anyway, mag-umpisa na tayo mag-steam. Okay mga moms, let's start. So, tatanggalin ko muna to. Yan, lalapag muna natin dito. And then, of course, yung gloves tatanggalin natin. Actually, mga moms, kaya lang naman gusto kong i-steam yung mga damit ni baby kasi ang purpose ko lang naman is yung bang matanggal yung mga germs or mga ganun, mga viruses, mga ganun lang naman. Doon na nilaban na naman natin siya. So, para lang mas mamatay lang yung mga germs, ganun. Hindi naman kasi talaga din yung purpose ng mga ibang mga nanay, mga lola, ganyan na. Kaya nila talaga pinaplansya yung mga bagong damit ni baby. So, ako, ganun din naman. Since na hindi naman din lukot yung mga damit ng bata. So, yun lang naman din ang gagawin ko. So, i-steam ko lang naman din. So, i-click lang natin siya dito. Yan. And then, open ko lang yung steamer and isa-set ko siya sa cotton, which is cotton kasi yung fabric na kailangan ko dahil cotton yung mga damit ni baby. And then, magsusuot ako ng gloves. Ayan. Na-open na natin. And yung, ayan, gumagana na siya. Pwede na siyang gamitin kasi umuusok na siya. So, ganyan. Medyo mainit talaga siya. Ayan. Mas madali kasing kumamit ng steamer kesa sa plancha talaga, sa totoo lang. Okay. Pwede na yan. So, tanggalin natin. Tapag ko muna dito. Yan. Para mamaya, matiklop natin siya. Actually, pwede rin naman na hindi mo i-clip. Ang gawin mo, lagay mo na lang sa unan, ganyan, tapos doon mo siya i-steam. So, pwede rin yun. Kung saan ka mas komportable. Ay naman mga mom, siya try ko na dito ko siya ipapatong yung mga damit tapos saka ko yung steam.
Ito na mga moms, natapos ko na lahat i-steam yung mga damit ni baby. So, ang gagawin ko na lang ngayon is titiklop ko to at ilalagay na sa mga damitan niya. So, that's it for now mga moms. I hope you like our video. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our social media accounts. Thank you for watching. Bye!